Paalala lang po sa mga motorista, bawal po ang labis na pagbubusina o horn tooting. Yan ang gustong tutuhan ngayon ng MMDA dahil makailang beses na raw silang nakatatanggap ng reklamo tungkol dito. May news to go si Oscar Roida. Labis na pagbubusina, yan ang tila gustong puntiryahin ngayon ng MMDA, partikular sa kahaba ng EDSA. Matagal na raw silang nakakatanggap ng reklamo tungkol dito. Dapat lang, huli, kasi masakit sa tenga eh. Yun lang masasabi ko, masakit sa tenga, tsaka ano, nakakagulat pag bubusinan bigla. Yung iba kasi busina ng busina, hindi naman kailangan eh. Para sa ilan, pwede pa itong maging sani ng aksidente. Siyempre, mamapakabi ka dahil bigla sa bubusina, napakalakas, masakit sa tenga. Ayon sa MMDA, matagal itong ipinagbabawal. Panahon pa raw ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando nang maipasa ang isang resolusyon ukol sa pagbabawal sa labis na pagbubusina. Ginagawa lamang daw kasi ito sa panahon ng emergency. Pero ang tanong, may sapat ba daw na kakayanan ng mga enforcer natin na huliin ang mga lalabag? Gayon ngang smoke belching na kitang-kita na sa kalsada, eh hindi man lang mahinto-hinto. Kasi sir, yung busina sir, minsan pag busina mo gano'n, pag angkat mo ng kamay mo sa busina, wala nang tunog yun eh. Eh yung smoke belching, pag nilis ng usok sa tambo, sa tambucho, makikita mo yung itim ng usok eh. Mas medyo mahirap yung sa busina. Kung nasa outer lane ka, busina ka lang busina, paano naman sila pupunta sa'yo? Hindi rin nila malalaman kung sinong sasakyan yung bubusina nun sa dami. Oscar Oida, GMA News.